So, welcome to episode number 5 ng ating bilag. 11:25 or 11:30 na po dito ng gabi ngayon sa Qatar. Hindi po ako makatulog kasi katatapos ko palang mag-edit ng episode 4 ng video na i-upload ko bukas para sa channel natin. Actually, wala naman ako masyadong hanas ngayon, mga kamuso, kasi wala, hindi lang talaga ako makatulog. Medyo, tsaka hindi pa pala ako nakainom ng mga gamot ko kasi kamuso, dun sa mga tunay na kamuso ko na medyo concerned sa akin. Kamakailan po na-diagnose tayo na meron po tayong early diabetes po. Medyo mataas na po yung sugar natin. Base po dun sa findings na ginawa sa test at na series of tests, lumalabas nga po na medyo mataas na po talaga yung sugar natin. Sabi nga po dito is, sabi nga sa test, abnormal result daw. Abnormal result daw tayo, kamuso. Ayan o, indicates abnormal result. Ayan, yung test ng sugar ko. Ang normal sugar is 140. Ang pre-diabetes is 140 to 199. Ang diabetes is 200 pataas. Eh, tayo po, mga kamuso, is nandito po tayo sa 140.27. So, pre-diabetic pa lang po tayo. Hindi pa lang po yung ganap na diabetic. Pero, doon na po kasi yun. So, ang doktor po natin, nag-ano siya na, kamuso, binigyan niya tayo ng mga ilang gamot para maiwasan po yung pag-ano po ng sugar natin. Tapos, ingat-ingat na lang din po sa mga kinakain. Sa ngayon, hindi na ako kumakain ng mga masyadong mataas sa sugar. Hindi na ako kumakain ngayon ng masyadong mga white bread, brown bread na po na kinakain ko. Iinom ako kamuso ng isa sa mga gamot ko. Ayun. Wala naman ako masyadong hanas ngayon, mga kamuso, maliban dun sa disturbing video na napanood ko nitong hapon nung palabas na ako ng opisina, mga kamuso. May napanood akong video na yung isa nating kamuso, ang ginawa niya is itinali niya yung kumot sa barandilya ng second floor, kamuso. Sabi niya, depressed na daw siya, kamuso. Eh, hindi ko maintindihan doon sa mga video niya. May mga kinukuda siya, mga kamuso. Ang kaso, hindi ko mawari. Basta ang nangyari ko lang is depressed na daw siya. Tapos, ang ginawa niya is itinali nga niya yung kumak doon sa barandilya nung second floor niya. Tapos itinali niya sa liing niya. Tapos nung tinali niya yung sa liing niya, trainahin niya kung kakayanin ba siya nung kumot at saka nung barandilya. Eh ayun, mga kanguso, success naman. Parang yata siya, mga kamuso, parang 20-30 minutes yata siyang nakalambitin yung katawan niya doon na nakasabit doon sa isang dulo ng kumot yung nakapulupot sa liin niya, kamuso. Tapos hanggang sa dumating yung mga mga relatives ba niya yun o mga ka-roommate niya o mga friendship, ayun, kamuso, trinay siyang tanggalin doon sa pagkakatali. Pero mga kamuso, lupay-pay na yung katawan, parang ewan ko lang ha, hindi ko naman sa'yo na-assume. Pero mukhang siya tay-tegi na, kamuso. Hindi na
Hindi niya kaya. Mukhang ano, Tommy na, yung ano, yung isa nating kamuso na yon. Ganda-gandahan pa naman kasi ano, eh ang atin lang kamuso, bago tayo mag-isip ng mga ganung bagay, isipin muna natin ang ano, isipin muna natin ang mga na maraming beses kung tama ba yung gagawin natin. Though, English to ha, though, pare-pares naman tayo may mga dinadanas sa problema. Financial, family issue, relationship, career. Pero mga kamuso, hindi naman sapat na dahilan yun para ano, itali natin yung liig natin sa isang dulo ng kubo tapos iano natin sa barandilya. Tapos kung mga kamuso, ang dami-dami ano, ang dami-dami yung mga kamuso natin dyan na mini-wish na sana yung buhay mo yun yung buhay nila, tapos ikaw sasayangin mo lang sa ano, depression ba yan? Mga kamuso, hindi naman sa nila lang pala ang depression, ano mo, hanggang sa ngayon I categorize myself as a depressed person. Pero ano naman eh, kaya naman natin ano, hindi ka gaya ko, meron ako dalawang anak kamuso. Kahit ano pa man yung depression na dinadanas ko, isipin mo lang na alam mo yun, may umaasa sa'yo, meron kang pamilya na naghihintay sa'yo. At saka ang isa pang sa naging ano ko is yung isipin mo ano talaga yung purpose mo sa mundo ito. Ako kasi is mga ano ko, mga kamuso is talagang natanggap ko na ang purpose ko kung bakit ako nag-i-exist sa mundong ito is para maging channel of blessings ni God papunta doon sa mga taong gusto niyo pagpalain. Maybe mga anak ko, maybe nanay ko, maybe mga kapatid ko, or maybe mga kaibigan ko. Ilan sa ating mga kamuso na nakakasalamuha ko sa araw-araw, sa profession ko as a trainer, alam mo yon yung tuwa na hindi man na hindi man ganun palaki yung naibigay ko, pero at least nakapag-impart ako ng something sa kanila is malaking bagay na yun eh. Alam mo yon, lalo sa profession namin as a security practitioner, alam mo yon yung makapagbigay ka lang ng konting knowledge na may kinalaman sa profession namin, like batas, policies and procedure, something na makakapag-enhance sa skills namin as a practitioner ng ganito klase profession. Malaking bagay na yun. Dito sa kwarto namin, ano kami dito, apat kami, yung dalawang parumit, ano, pasaway, si ano, si Kapusong Pabebe, tsaka si Kapusong Multi Skills. Pasaway sa akin. Okay lang. Masaya kami. Masaya naman kami dito kahit mga kukulo sila. Kahit lagi na lang puro kalokohan ang ginagawa nila. Okay lang. Lalo na si Kamusong Pabebe. Sa akin lang is kung kailangan ng tulong, manghingi. Huwag natin yung, alam mo yun, isurprise sa sarili natin. Tapos nagating tayo sa punto na itatali natin yung liig natin, tapos ituturo ito. Hindi ko sa nilalangan depression, mga kamuso, ha. Depression is real. And it's a, you know, it's a shit. And, you know, pero kayanin natin. Marami naman eh, marami naman tutulong. May mga kaibigan, may pamilya, may member ng society, may NGOs, may mga medical practitioner. Ang kailangan mo lang talaga is magsabi, mahingi ng tulong. And alam mo yun, masyadong lunurin yung sarili mo sa kung ano man yung kasalukuyang nararamdaman.
pinagdadaanan mo, everything will pass, believe me. Be it good or bad, it will pass. Nothing will be permanent here. Kung maganda man yung relationship mo ngayon, hindi sa bitter ako ha. Kung maganda man yung relationship mo sa ngayon, cherish it. You know? As much as possible, cherish all the good memories. As much as possible, work it out to make it last. Because, I don't know, one day, you will wake up na iba na. Alam mo yun, na hindi na kayo kagaya ng dati. And sad to say, it will happen. Everyday people, you know, wake up in a bed with the, you know, with different emotions, different feelings. Ayun, kung nasa bad situation ka naman, I've been into it for, you know, for long time. And guaranteed, it will pass. It will pass. Once I was, you know, just in the corner, but now you know, see, huwag mo sabihin na walang ano, no, it will pass. Do not just be, I don't know, hindi ko masabi kung ano yung ano, pero sayang, huwag natin gagawin yun kasi lahat naman lumilipas, mabuti, masama. Lahat naman temporary. Even tayo, tao. Sooner or later, lahat naman tayo. Alam mo yun. Darating sa punto na. So, bakit mo kailangan madaliin? Bakit mo kailangan itali yung liho sa dulo ng kubo tapos itali pa sa barandilya? Ang tsaka mo pag natigi ka ng gano'n. So, hayaan mo lang. Let God control your life. Whatever you're dealing with, give it, surrender it to God, and you know, let Him decide on the matter, not you, definitely not you. Whatever it is, you know, it will pass, guaranteed. Be good or bad, even your emotions, even your feelings with your partner, with your girlfriend, with your spouses. Everything will pass. Nothing will leave us permanent. Yun lang ang hanash ko ngayon, kamuso. Wala akong masyadong hanash. Hindi naman talaga sana ako maghahanash ngayon. Hindi lang talaga ako matulog edit. Natapos ko palang i-edit yung isang video na iaayon. Disturbing lang yung video na yun na napanood. Hindi naman talaga dapat. Ewan ko ha. No offense, man. Makakamuso. Hindi sa minamaliban depression. Depression is real. And you need the help for that. Just open your mouth. Ask for help. Sa akin, mag-comment kayo dyan sa video ko. Mag-comment kayo. And let's talk. I will share with you kung paano kong na-overcome yung daily depression ko. Dati napapatay ako ng ilaw, ngayon hindi na ako napapatay ng ilaw kasi alam mo yun, pagka madilim parang feeling ko naku-corner na ako eh. So ayun, nagdagdag ako ng mga ilaw sa kwarto ko, nagdagdag ako yung ilaw ng kwarto ko, tapos ginawa kong mas comfy yung higaan ko para kahit paano ano, yung masaya, masarap yung pagtulog ko para alam mo yun, kahit paano naman is comfortable ako. Kahit kagaya ito, ngayon, normal pa ba yung ganito ba yung gising ko? Gising pa ba ako bukas ng alas 6 ng umaga? Isa to sa mga effect ng depression ko, ng anxiety ko, ng overthinking disorder ko, sa mga pinagdadaanan ko sa ngayon, financially, emotionally, mentally, dahil lahat yan doon. Pero hindi yun valid na dahilan para sa akin, para alam mo yun, magtali ako ng, may lubid ako dyan kung tutusin. May lubid ako dyan.
pwede ko na mag-itali dyan sa may bintana, tapos tataro na lang ako. Pero hindi ko ginagawa. Naiisip ko, pero hindi ko ginagawa. Kasi alam ko na hindi siya, hindi yun yung the best na solution. Meron pang solution. May darating at may darating. Do not be in a hurry. Everything will, you know, will be in its position in God's perfect time. Believe me. Masyadong madali ng buhay, masyadong problemahin yung buhay na dapat naman sana is, alam mo yun, kung hindi mo kaya ang isang bagay, huwag mo na masyadong problemahin. Pray and pray and pray. There is, you know, a high power entity above us. I don't know how you call it. Some call it God. Some call it Allah. Some call it basta meron. And prove to me, and I prove to you, I can prove it to you. Tutulungan niya kayo. Basta matutulungan niyo, tutulungan ko sa kanya. If you need someone to talk, go find someone. And talk to strangers. Open up. Understand? Yun lang ang hanas ko ngayon ang gusto ko bago matulog. Actually, hindi pa ako tapitan. Kaya naisipan ko lang yan. Yun, ganda na lang higa ako, pero hindi ako matulog. Ang lambot-lambot ko, ano, kung paano ko lang ang lamig-lamig na bayar ko ng apartment. Pero hindi ako matulog. Samantalang yung iba dyan, sa labas, walang aircon, lalo dyan sa Pilipinas. Walang malatagan ng likod. Natutulog sa ano, sa karton, sa gilid ng bangketa. Tapos eh, ano, tapos ako mag-ano pa, mag-inerte pa. Eh, hindi na, dahil sabi ko lang na-depress ako. Again, ha, hindi ko sabi na maliit ang depression, pero ang sinasabi ko is mismo, mas maraming tao ng manghihinayang sa buhay na sinayang. Kasi sila gusto nila eh, cancer patient na wini-wish na ma-extend pa yung buhay nila, na which is ikaw, sinayang mo lang today. Alam mo yun? Meron kang magandang pangangatawan, maganda sa stable yung kagaya ng mga vital organs mo sa katawan. I don't know, maybe meron kang magandang career, may pamilya, may kaibigan mo naman sa'yo. Meron ka pa, it's not enough. It's not a valid reason. Believe me, even me, I'm dealing with depression, anxiety, overthinking disorder. Pero lahat yun nakakaya. Kinakaya ko siya. And hindi siya na. Hindi siya valid reason para yun lang mga kamuso, yun lang ang iahanas ko sa inyo ngayong gabi. Gayahin yung napanood ko na yun. Actually, very disturbing yun. Pinag-forward lang sa akin sa messenger. Eh, hindi na para i-share ko pa sa inyo or ipakita sa inyo yung video na yun. Pero, kung ano, kung into Facebook kayo, siguro mapapalag nyo kasi nasa Facebook yun. Yun lang, mga kamuso ha. Keep on empowering yourself. Focus on so many things. Learn a new hobby. Ah, may gitara ako eh. Oh, may gitara ako mga kamuso. Hindi lang ako marunong mag-gitara, pero may gitara ako. May ano pa ako, meron pa akong guitar book. Kaso hindi lang ako talaga nag-book-book ngayon. Ito na, ito ang nahiligan ko ngayon magbilag. Magbibilag-bilag ako ngayon kamuso. Dahil yung ano, yung isa kong parang meet dito, na-monetize na yung YouTube niya, eh, sabi, magkakapera, may, ano, pag na-monetize yung YouTube niya, magkakapera daw. Ayun yun, tinatry ko kung baka mali mo, ako din, kapera ko. May mamamonetize yung YouTube channel ko, mga kamuso. Paparapol ko sa inyo yung ano, ano bang pwede kong iparapol sa inyo.
isang kilong saging, ganun, makopa, aratilis, ganun. Basta yun lang, mga, yun lang hanas yung ngayon kamuso bago tayo mag, bago tayo matulog. Ha? Love your life. Huwag niyong sayangin sa mga kung ano-anong bagay niya. Maraming tao nagdi-deal ng depression pero patuloy na lumalaban. Okay? Sana kayo din. Yun lang ang uso, ha? At tinatawag na ako ng hawakan ko. Okay? Pakita ko sa inyong yung pagkaganda-ganda kong higa. Ayan. Oh. Di ba? Yan yung ano, yan yung hanas ko ngayon. Ito lang, ito. Ito ang hanas ko ngayon kang uso. Okay. Basta ano lang, carry lang, ha? Huwag magpaka-depress. Huwag mag-depress-depressan sa ano, kung ano man yung dinadanas yun na yan kang uso. Ayan, tingnan mo ko. Kunyari, matutulog na daw ako. Ayan. O. Diba ang uso? O. Sarap matulog po. Ang comfy-comfy. May comforter ako. Yan ang hanas ko ngayon kang uso. Okay? Huwag kayong, ano, yung masyadong isipin yung depression yun na yan. Pray to God. Okay? Just give it to God and let God deal with it. You understand? Love your life. Kasi isa lang yan. Maraming naghahangad yan. And huwag kayong magpadaig sa kung ano man yung iniisip nyo sa ngayon. Yun lang mga kanguso. Thank you for tuning in at sa channel ko, ha. Again, keep on subscribing. Subscribe lang kayo sa channel ko. Ano pa ba? Click nyo yung bell doon. Tapos mag-comments kayo sa video. Tapos spread ninyo para marami pa yung mag-likes ng channel ko, para marami akong subscriber, para maraming manood ng video ko, para pag na-monetize na yung channel ko, sishare ko rin siya sa inyo, promise, ha? Thank you, Hongoso. Good night, good morning sa ibang party ng mundo, good morning sa iba, good afternoon, and sa iba as well, good evening. Bye, see you next time. Bye, kang uso.